ano naman mabe-benefit din nitong si She Ji Zhang to name you? Your Honor, I think it's better for you to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video. So siya po nakakalam ano yung makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi po ako spy. Okay. Relax ka lang. Bakit ka galit? Kasi po, ganun po yung nangyari last time. Sinasabi po nila spy ako. Mahal ko pong Pilipinas. Filipino po ako. Hindi po ako spy. Hindi po ako spy. So hindi ka spy? Totally po, hindi po ako spy. Hindi ikaw yung nasa picture? Hindi po ako spy, hindi po ako nasa picture, at hindi rin po, Your Honor, ako yung sinasabi niya. Mr. Chair, you are denying that you are Chinese spy. Hindi po ako Chinese spy. Well, Mr. Chair, wala naman atang spiya na mag-aamin na spiya siya, no? Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa ilegal na aktibidad sa ating bansa. Dismiss Bamban, Tarlac Mayor Alice Goo, aka Go Huaping. Uminit ang ulo at pinahiya si Congresswoman Attorney Margarita Ignacia or Mix Nograles sa isinagawang Quad Committee hearing ng Kamara nitong September 27. Sa pagdinig ng ikapitong joint public hearing ng House Quad Committee, tila nawala ang composure at uminit ang ulo ni Alice Goo nang ipinakita sa Kongreso ang bahagi ng dokumentaryo ng Al Jazeera tungkol sa pasabog ni Xi Jinping. Dahil dito, sinabi ni Goo na gusto niyang idemanda si Xi. Nagsimulang uminit ang ulo ni Alice Goo nang ipresenta ni Davao Oriental 2nd District Representative Gino Miguel Almario ang isang video documentary tungkol sa Chinese spy na si Xi Jinping. Nagmukhang balisa si Goo matapos ipakita ang video kung saan sinabing ipinadaan ni Xi Jinping ang pondo kay Go Huaping na pinaniniwala ang totoong pagkakakilala ni Goo sa China para sa kanyang election campaign sa Pilipinas. Ipinakita ng parehong dokumentaryo ang di umano'y bayan ni Goo sa Fujian, China na malapit sa isang tanggapan ng Chinese Communist Party. Pagkatapos nito, hinimok ni PBA Representative Margarita Ignacia or Mig Nograles si Goo na mag-relax at sinabing hindi siya dapat magalit kung totoo ang kanyang sinasabi. Relax ka lang, bakit ka galit? Masyado kang defensive, ani Representative Mig Nograles. Ibinulgar ni Xi Jinping sa Al Jazeera News Network na pinamagatang Xi Jinping, discarded Chinese spy or criminal mastermind, na mayroon siyang pinanghahawakang dossier tungkol kay Go Huaping na sinasabing Chinese name ni Alice Goo. Sinabi ni Xi na kasalukuyang nakapit sa Thailand na narecruit siya ng China's Ministry of State Security bilang informant ng isang lalaki na kanyang nakilala sa Pilipinas noong 2016. Nakasaad sa dossier na China ang birthplace ni Goo at kinilala rin ang kanyang ina na isang Lin Wanyi na nabanggit din sa mga serye ng pandinig sa Senado at Kamara kamakailan. Sa dokumentaryo, ipinakita ni Xi Jinping ang dossier ni Goo. Nakalagay doon na ang address ni Goo ay matatagpuan sa isang local office ng Chinese Communist Party sa Fujian Province of China. Nagsagawa pa ng beripikasyon ang Al Jazeera Investigative Team sa Fujian, China, kung saan ang mga residente sa lugar ang nagsabi na namumukha nila si Goo na anak ni Lin Wanyi na umalis doon noong 2002. Sa naturang documentary, inamin din ni Xi na nakausap niya si Alice Goo gamit ang cellphone ng kanyang handler dahil nangangalap di umano ito ng pondo sa kanyang pagtakbo bilang alkalde ng Bamban, Tarlac. Nabanggit din sa documentary na si Xi ay naaresto sa Thailand dahil sa di umano'y pagkakasangkot sa illegal online gambling operations. Sino ba si Xi Jinping at ano ang pasabog niya tungkol kay Go Huaping or Alice Goo? Si Xi Jinping ay isang Chinese gambling tycoon at isa na ngayong convicted criminal sa China. Kasalukuyan siyang nakakulong sa Thailand matapos siyang mahuli doon noong August 2022. Ayon kay Xi Jinping, gusto siyang i-expatriate ng China para patayin dahil sa pagiging spy. Dagdag pa ni Xi Jinping, kasama niya si Go Huaping or Alice Goo sa trabaho sa Ministry of State Security ng China. Sinabi rin ni Xi Jinping na humingi si Goo ng campaign funds sa kanya noong 2022. Go Huaping,
China cannot be trusted. The two of us once dedicated our lives to China's Ministry of State Security. Look at what happened to me, pahayag ni Xi Zhang. Samantala, tumangging sumagot si dating Bambantarlac Mayor Alice Go sa katanungan ni Representative Ramon Gutierrez ukol sa isang class picture mula sa isang eskwelahan sa Quezon City. Nag-iit ni Gutierrez, kaya niyang pangalanan ang dalawang estudyanteng kasama sa naturang litrato. Ating panuorin ang buong video. Miss Alice, aware naman po kayo that you're still under oath. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Your Honor, I cannot disclose too much because I have 8 pending cases po at the court din po. Okay. And alam mo ba yung mga na, may mga statements kayo na nasabi niyo dati sa mga previous hearings in both the Quadcom and the Senate na naging natuklasan na kasinungalingan. Tama po ba? Anong pong statement po, Your Honor? Well, the nationality, your parents, and the like. Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Pero now that we're here and almost closing on this na rin, willing ka ba na magsalita ng katotohanan sa Quadcom na ito? Your Honor, ano pong question po? Willing po ba kayo na magsalita ng katotohanan sa Quadcom na ito? Now na patapos na itong lahat. Opo, Your Honor. I have pending cases po at the court. So, anything po na sasabihin ko po dito sa Quadcom may use against me. So, okay. Opo. Alright. Pero even if na alam mo na may alam din yung Ministry of State Security, willing ka rin ba na mag-confess ng katotohanan sa Quadcom na ito? Your Honor, pa-specify ko po sana yung question po. Yeah. Para I know paano din po ako maka-help po. Okay. Sige. I'd like to direct your attention po sa ating screen. Can we please flash? Kilala mo ba tong si Xie Zhijiang? Hindi po, Your Honor. Hindi po. Okay. I'd like to put that on the record, Mr. Chair, na hindi po niya kilala the person in question na si Xie Zhijiang. Nung nakarang mga hearings, and I'll just put this on the sideline lang because I will touch back on this one again, Mr. Chair. Nung nakarang mga hearings, sinabi niyo po sa Senado and dito sa Congress na ikaw ay Pilipino. Tama po ba? Yes po, Your Honor. And sabi niyo din ito lumaki. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Dito kayo ipinanganak. Tama po ba? Yes po, Your Honor. I have my Filipino birth certificate po. And dito din kayo, Pilipino din yung mga magulang ninyo po? Ang alam ko po, ang nanay ko po ay Filipina po. Okay. And yung tatay mo? Tatay ko po ay Chinese. Okay. Now, let's circle back a few years before, more recently, yung sa pagtakbo ninyo bilang mayor po. Ano ulit yung naging rason ninyo kung bakit kayo nagdesisyon na tumakbo bilang mayor ng Bamban? Your Honor, unang-una po short answer lang, Ms. Yes po. Tatlo po kasi yung ano ko po yung sagot ko po diyan. Isa po sa tatlo ay childhood dream ko po. Pangalawa po, sa Bamban po ko lumaki, gusto ko somehow makapag-share din po ng kung ano pong meron ako. Gusto ko rin po natulungan yung mga kababayan ko po. Pangatlo po, tinulungan din po ako ng former mayor din po namin town para sa kampanya din po. Okay. And saan kayo kumuha ng pondo para tumakbo bilang mayor? Your Honor, 37,000 po ang aming voters. Hindi po ganun kalaki. So, saan lang kayo kumuha ng pondo? Kasi kailangan ng pondo, di ba? Para magkampanya. So, saan kayo kumuha ng pondo? Your Honor, kumuha po ako ng pondo sa negosyo ko po. Okay. And itong negosyo is? Your Honor, lahat po ng negosyo ko po, sinampan po nila ng AMLAC. So, I invoke my right against self-incrimination po pagdating po sa business po. Okay. Can we show the next slide? Gusto ko lang pakita. So, confirm niyo po, Ms. Alice, na kayo po ito sa likod po ng Ford F-150
And yan si Cassie na nakasakay din na ng Can-Am. Ano ba yan? Riker Sport 900? Your Honor, hindi po yung campaign. Yan po ano? Ay Town Fiesta. Town Fiesta lang. Okay. So, very interesting. Kasi from what I remember, kasi ako mahilig ako sa kotse, pero yung kotse ko is a 2003 Camry. And medyo may kamahalan din yung mga nakikita natin dito sa pictures. But sige na lang. So this was a fiesta naman din and very festive. Pero kayong dalawa yung nasa picture, tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. So you deny, lahat ng mga funding na nakuha mo for your campaign, galing sa sarili nyo, sa businesses? Yes po, galing po sa sarili po lahat, Your Honor. Okay. Now, you didn't ask for any funding from any Chinese person, Filipino? Never po. Okay, sige. Filipinos po, may mga friends po na tumulong in kind, pero finances po, wala po. Okay, sige. Now, Mr. Chair, if you would allow me, I'd like to show a video to everyone. This is from Al Jazeera. And if I may, Mr. Chair, also request humbly that this may not be taken out of my time as this is very appealing in nature, if it's okay, Mr. Chair. Certainly. Thank you, Mr. Chair. Congressman Al Mario, the better Al Mario. I'd like to point out to this committee that even if we have been making our own researches, pulling our own inquiries, this is another source from a completely different party and is unrelated to what we do. Pero nagkataon that the person named Xie Kailun, who si Xie Zijiang trusted with the encrypted files, showed to Al Jazeera that there is a dossier confirming that there are Chinese spies all over, at least in Myanmar, but here also in the Philippines, and undoubtedly shows Go Huaping in the picture where she was born, even her mother, and the name of Lin Wenyi. Mr. Chair, again, we were told kanina, nagtanong tayo kung lumaki ba si Ma'am Alice dito sa Pilipinas, kung dito ba siya ipinanganak, kung Pilipino ba yung mga magulang niya. Sa dito daw siya lumaki, which is false. Because paano malalaman or ma-identify ng mga tao doon mismo sa address sa Fujian na nakilala nila si Alice Go o Go Huaping as anak ni Lin Wenyi nung pinakita nila yung picture ni Go Huaping sa kanila. Number two, tinanong natin kung saan ba siya ipinanganak. Eh nakita na nga. Doon mismo. She left daw late of 2002. Sabi pa ng tao na in-interview ng Al Jazeera doon mismo sa Fujian. And might we take note, Mr. Chair, na sa video, nung pinuntahan nila yung address na nakalagay sa dossier, sa encrypted dossier, is a local office ng Communist Party of China. So, Mr. Chair, I think this in itself speaks volumes na. No? Again, nakakainis na time and time again, dinideny ni Go Huaping lahat ng mga questions na tinatanong namin sa kanya. Okay. Again, let me ask. Go Huaping, kilala mo ba si Xie Zijiang? Yes or no? Your Honor, yung Xie Zijiang na sinasabi niyo po, yan po ba yung pinakita niyo po niya sa akin sa picture? Correct. Hindi ko po siya kilala. At sana po, Your Honor, Mr. Chair, makuha ko rin po yung details. Gusto ko po magdemanda. Hindi ko po sila kilala. Hindi natin madidemanda, Ms. Alice, dahil kasi he's still in Thailand. And the reason why he's speaking the truth now is because, as he was saying that then in the video, although hindi lang pinakita dito, is that he is also being illegally detained daw, sabi niya. Kaya sa galit niya, he wants to speak also the truth out to the world na iniipit na rin siya ng Chinese Ministry of State and Security. So, what does he have to lose?
That's why nga sinabi nga niya sa inyo, Miss Go Huaping, na tell the truth. Don't fall to the same mistakes that he has done. Kasi nga, he also fears for your life. Remember, nung Senate hearing, na you mentioned na you didn't want to name names because you feared for your life. And because of that, the Senate granted you security and asylum within the PNP's compound. Ngayon, na nag-executive session na kayo, sabi ng Senate na there was nothing to go about except for one name na hindi pa din namin alam. But if we look at it, there is no doubt, kitang-kita na, hindi na galing mismo dito sa Quadcom, pero in an international company that tries, whose job is to search for the truth worldwide. So, Mr. Chair, I'd like to submit this video na this is confirmation that what we've been trying to unearth here, marami na din dyan na nakikita din that corroborates not from us but from other parties as well. Which also means that this Quadcom should also be the avenue for which other people should also go to us to reveal more of the truth. Kasi kailangan din natin yung kumpletong katotohanan. Which is why this is an open call to action, Mr. Chair. Sa lahat ng mga nanonood ng committee meetings natin, na kung may alam kayo, lalo na nakakatulong ito sa pagtingin, sa pagkuha ng katotohanan, please come forward. Kasi this is national security also at stake. She's been denying na may kilala siya, na sinasabi niya na ilang beses na siya tinawagan para humingi ng campaign funds. Kung hindi niya alam yun, or if he was saying, if it wasn't even in the same timeline, then he wouldn't have said that. Diba? Timing. Elections natin, doon rin siya, tumakbo din siya, humingi siya na tulong. It all adds up. It all lines up. So, Mr. Chair, I'd like to submit this video to the committee. And I hope na people really try it this time, na mas marami pa na will come forward to speak truth to this matter. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Mario. So, before we recognize the next interpolator, may tanong lang ako kay Ms. Go Huaping. So, hindi mo kilala yon, ano? Your Honor, unfair naman po para sa akin. Hindi ko po siya kilala at never po ako humingi ng campaign fund entirely. Never po ako humingi ng campaign fund during my campaign period. At nung video na pinakita po ni Congressman Chino po kanina, hindi ko po siya kilala. At gusto ko rin po na iparating sa lahat ng kababayan ko at Pilipinas na rin po. Mahal ko pang Pilipinas. Kasi nabanggit dun sa video na you're probably a spy. Hindi po ako spy. So hindi ka spy. Totally po, hindi po ako spy. Hindi ikaw yung nasa picture. Hindi po ako spy, hindi po ako nasa picture, at hindi rin po, Your Honor, ako yung sinasabi niya. Kasi yung parang pinakita niyang dokumento, I don't know if that is a birth certificate from China, it clearly shows a picture that resembles your feature. Diba? So, one. Two, pangalan mo, yung Go Huaping. Tapos yung place of birth mo nakalagay daw doon, nakalagay China eh, di ba? So how will you now tell us and convince the Filipino people na ikaw ay hindi spy at ikaw ay hindi involved dito sa Pogo? Your Honor, I think our government agencies can prove din sa darating ng araw na hindi po ako spy dahil hindi naman po talaga ako spy. Secondly, yung tao po na nasa video po kanina, I'll find way para hindi ko po alam kung paano, pero I'll talk to my lawyer, especially the network, magdidemanda po ako. Okay, sige. Thank you. The next interpolator is Congresswoman Migs Nograles. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Before that, sorry, Ms. Alice Goh, you said you will file a case against this Cheji Zian, and you said you will tell the network. Anong network to? Per my record, pag hindi po ako nagkakamali, Al Jazeera Network, okay, yung nakita ko po kanina. Pero babalikan ko po kung tama po yung naisulat ko po, Your Honor. Thank you.
Mr. Chair, I'll go back to some questions in relation to the video. So again, Ms. Alice Goh, Mr. Chair, you are denying that you are a Chinese spy. Hindi po ako Chinese spy. Well, Mr. Chair, wala naman atang spiya na mag-aamin na spiya siya. No. So, it really begs the question. But anyway, alam nyo ba, Ms. Goh, na itong si She Zijiang na umamin na na Chinese spy siya, na sinabi naman niya, kilala ka niya, ay inamin niya na dito siya na-recruit sa Pilipinas? Your Honor, I cannot answer your question dahil hindi ko po siya kilala. So, to put on record, this video showed, the early, mahaba kasi to, it's an excerpt of the video, na inamin niya na recruited siya dito sa Pilipinas. In fact, can we show lang na nagpakita siya ng picture na nandito siya sa Pilipinas. I think it's one of the recruiters. Kung pwede lang natin mapakita yung picture na yon. So, ito. Wala kang kilala dito? Siya tatlo po, ni isa po wala po akong kakilala, Your Honor. So, ito, nandito si She Zijiang when he was in your chair na dito siya na-recruit sa Pilipinas as a spy. Baka iisa lang pala ang nagre-recruit sa kanila, hindi natin alam, no? And again, babalik natin doon sa picture na pinakita sa video. Yung next slide, please. And again, you confirm this is not you, Miss Alice Goh? Your Honor, hindi po ako yan. This is not you. Okay. Ang katanungan ko, Miss Goh, because you're saying that hindi mo at dedemanda mo. Ano naman mabe-benefit din nitong si She Zijiang to name you? Your Honor, I think it's better for you to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video, so siya po nakakaalam ano yung makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi po ako spy. Okay. Relax ka lang. Bakit ka galit? Kasi po, ganun ni po yung nangyari last time. Sinasabi po nila, spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Okay, relax lang. Relax ka lang. Diba? You don't have to be so riled up if you know the truth. Right? So, you categorically will keep denying what She Zijiang is saying. Right? He mentions na pinanganak ka sa Fujian, China. And na nanay mo si Lin Wenyi. Allegations po niya yun, Your Honor. And who is Lin Wenyi? Your Honor, Lin Wenyi is a partner of my father. And about my citizenship naman po, I think there is already court about your na citizenship. Po. I'm just asking who Lin Wenyi is. Pinapangunahan mo ako sa mga kapatid ko. Hindi ko naman tinatanong. Masyado kang defensive. You know, mga actuations mo, medyo, it's showing something, Ms. Goh. So, itong address mo na pinakita, pakita natin yung picture ulit. Yung address nito, Mr. Chair, is apparently the local address of the Chinese Communist Party. Sigurado ka, hindi mo nami-miss to? Walang memories? Never ko po nakita, Your Honor. Baka lang, may emotions ngayon eh. Baka lumabas ang emotions mo dito. Ano? Your Honor, emotional po ako dahil unfair po para sa akin, para sabihan po ako na spy po ako. Okay, I'm asking about your house now. So, eto, Your Honor, that's not my house. Okay, this is in Fujian. Balik lang natin sa last hearing na meron pinakita si Congresswoman Luis Tro, no? Yung nagko-congratulate yung people of Fujian sa kanya. So, kung hindi ka daga dito, at mukhang dito naman yung sinasabi nilang bahay nila, bakit naman din? I think we have that, no? That the people of Fujian was congratulating the first mayor na naging mayor dito. Yan. We have a translator here. Do you understand what is written? Yes, this is like congratulating for winning as the mayor.
Okay. And then these are the people who prepared this inquiry page. Those are the people, yung mga pangalan. Below. Yes po. Baka kunin natin, Mr. Chair, yung mga pangalan na yan. Yeah, can you please post it again? Yan. Sino-sino yan? It is from Xinjiang, Xinjing Shen. Yeah, it's an association of the hometown. It's in Xinjiang Shen. Which is in Fujian, I think. Yes, it is. Which is basically where what we saw in this video, Mr. Chair, kung saan talaga kasi sa galing ang si Miss Alice Guo, no? And then itong si Lin Wenyi na tinatanggi naman po ni Miss Alice Guo na hindi mo nanay, no? Which later on, nakakalungkot if she really is your mother na you're denying your ties to your mother. Sinabi din sa documentary, Mr. Chair, na umalis nga daw siya, sabi ng mga residente doon, na umalis siya towards the end of 2002. From the previous hearings, we have a copy of the special investor resident visa. Yung next slide, please. Yan. Na dependent siya ni Lin Wenyi, galing nila from Fujian. And it is January 12, 2003 na pumasok sila ng Pilipinas. So, you know, the facts seem to be aligned. The documents that we have and we've been seeing seem to be aligned with this video that came out, Mr. Chair, na hindi naman natin alam bakit naman ininame din si Ms. Alice Guo na hindi naman, wala naman kinalaman ito sa atin. But apparently, there is that connection, which is scary. We go back to Lin Wenyi, which you have said this is the partner of your father, your Chinese father. Yes, Your Honor. Yes. And you said the man that you will only be into business with those you are very close with and those you trust, correct? Yes, Your Honor. Yes, you said that last hearing. And yung lumabas nga yung mga corporations, makita natin, they're about, pakita natin yung almost similar to the table that we showed last hearing or two hearings ago. Ito yung mga corporations mo. Ang daming beses lumalabas nga nitong si Lin Wenyi na lahat ng mga kasama sa corporations na yon are actually family members of yours. Your brother, your father, right? And ngayon, nanay niya pala itong Lin Wenyi. So it is a family corporation. So, Miss Alice, itong nangyari din sa video, meron sinasabing yung Yatai Group. Ito yung company ni Mr. She Jizang. And actually, itong business ni She Jizang ay katulad ng mga negosyong tinayo mo sa Bamban Tarlac. There's a picture eh. Mas magkapareho siya. And do you know that itong si She Jizang link yung mga businesses niya. Kaya nga siya nasa Thailand ngayon eh. With human trafficking, extortion, and cyber scams. Which are the very same crimes na tinitingnan natin ngayon, Mr. Chair, na nangyayari sa mga illegal pogo operations dito. If I may be allowed to play an excerpt of that video again, Mr. Chair, to show what's happening in Myanmar. Please proceed. So, Mr. Chair, essentially, no, makikita natin may similarity from a rural area, pumasok at nag-expand, nag-build ng mga ganito front legal businesses na alam naman natin may mga illegalities which is being found in Myanmar. And ito yung sinabi ng Chinese spy na si She Jizang. So essentially, Mr. Chair, kung titingnan mo, I may show na lang to this committee para mas madali. Parang ang mga espiya ng China, di lang sa Pilipinas, pati sa Myanmar, we don't know other countries that we can later on discover. Parang may step sila eh, kung anong gagawin nila. Parang, ito, step one, pumili ng bansa. Halimbawa, itong Philippines sa atin, Myanmar, Thailand. Step two, pumili ng lugar na pagtatayuan ng mga industrial complex, which we have seen in Porac, Pampanga, and in Bamban, Tarlac. Step three,
maghanap ng mga dayuhang Chinese na mumuhanan na tutulong magtayo ng negosyo. Kita natin, itong si kapatid ni Michael Yang, nakatanggap halos 2 billion pesos mula 2018 hanggang 2021. Si Zhang Rujin, na nakita natin guilty sa Singapore para sa kasong money laundering na incorporator ng Baofu. At si Jiang Zonggu, yung ama ni S. Guo, na incorporator din, na sinasabi nga niya, yun ang simula, di ba? Na nagpondo rin sa kanya, sa mga businesses. There's this trend, Mr. Chair, no? Na galing sa Chinese, nagsisimula, or kung grandfather man. Ganito yung mga paulit-ulit na kwento, eh. Then there's step four. Kukunin ang mga loob ng mga residente at gawing dummies. Nakita natin, I think, di ba may mga nag-surrender, I think, over the last few days, Mr. Chair. Itong si Thelma Laranan, Rowena Evangelista, tindahan sila ng mga gulay, no? May mga barbecue stall na obviously hindi naman nila kaya mag-incorporate or to give itong mga capital sa mga malalaking negosyo na nag-surrender na ginamit lang sila. I don't know kung paano nila ginawa ito. Saknuhan nila yung loob ng mga residente kasi syempre may mga pangangailangan siguro at hindi naman nila iniisip kung ano yung magiging repercussions. Then there's step 5 na maghahanap ng makapangyarihan na tao na may pera at impluensya sa gobyerno na alam natin na tinatanungan natin na ngayon hindi na natin makita, Mr. Chair, ang dating presidential spokesperson na kita natin tinulungan niya, bigyan ng permit ang Mapogo, known personality who's the lawyer and owns several properties connected to what we have been seeing the past few hearings. Then there's step 6, mag-incorporate na ng mga kumpanyang mukhang legitimate sa una. Diba? Nabigyan na natin ng lisensya itong Hongshen and then na-raid yung Baofu compound. Yung Lucky South 99 nagsimula as a BPO, sa BPO at real estate industry. Ngunit in-amend na yung AOI niya noong February, doon na pumasok yung POGO. So they can start operating in the guise of a legitimate business na mamaya magiging illegal naman. Then there is the next step. Magkakaroon nga ng corporate layering na. At nakikita natin sa mga different corporations like Baofu, itong mga corporation ng mga Yangs, itong mga corporations nila Miss Alice Guo. Nakita natin sa Matrix today, there are so many corporate layers na pag tingnan mo, it all ties back to two personalities who are here. Actually, three personalities who are here na magkakasabwat, Mr. Chair. And of course, step 8. Then, dito na, pag nangyari na itong lahat, magkakaroon na ng illegal na gawain na may mga human trafficking, money laundering, illegal gambling, love scams, tax evasions, at iba pa. You know, Mr. Chair, nakakalungkot. So, ito, titingnan natin, steps 1 to 8. Mukhang ito ang, kumbaga, standard siguro nila or mission order ng mga espiya na to. Na nakakalungkot na pumasok sila ng Pilipinas. Pinayagan silang pumasok ng Pilipinas. Dahil bawal sa kanilang bansa itong mga gambling, offshore, pumasok ang China dito. They took advantage of our country, our laws, our citizens, our resources, Mr. Chair. Nakakatakot dahil hindi to one-sided. Lahat ng mga steps na to mangyayari lang at pupunta sa next step kung pinayagan to ng gobyerno. There are steps and there are processes. At sinabi ni Malibu na our government agencies can prove naman daw. Diba? Kasi alam niya, hindi naman gagalaw to, hindi mangyayari to kung walang approval ng mga government agencies. So paano to nakalusot, Mr. Chair? Yung tinitingnan natin. Kaya natin ginagawa to. Yung government ng Pilipinas natin, paano nangyari to? Para nakapasok ang China dito? Paano ka nakalusot ang isang Chinese spy dito? At malala, paano naging parte ang isang Chinese spy sa gobyerno natin na binoto ng mga Pilipino? Paano nangyari to? Sino ang pumayag na mangyari to? Akala ko ba, Mr. Chair, diba the Philippines is not for sale? Yun yung sinasabi.
Eh baka kaya naman palang the Philippines is not for sale, dahil siguro as early as 2017, ay nagsimula tong lahat ay mukhang nabenta ng Pilipinas. So sino ba ang nagbenta ng Pilipinas sa China? Yun lang po, Mr. Chair. And I will end again to Ms. Alice Guo with the message of your fellow Chinese spy to you. So sana medyo matauhan ka ng konti. Can we just play that last, that message na lang po? Hindi, meron pa eh. Yung last part. Yung part lang po ng message ng dun sa video. The last part. Yes, the last Can part. Can you fast forward to the last part? Yung statement 啊, 我接受了很多这个中国保安部和一带一路的这个机密啊，一些事情呢和最高层那边呢有关系，我被送回中国，一定会遭到灭口。 The last part, po. Wang Fugui met Xie in prison and says he witnessed an attempted attack on him. 六七. The last part lang po yung message po ni Xie Zhijiang. Sige po, yung sasabihin ko na lang kung nagkakaroon ng technical difficulties, hindi ko masasabi in Chinese, baka kasi mas makarelate sila eh, Mr. Chair, sayang, diba? Pero... So, Mr. Chair, I end my interpolation with that. Thank you. Okay, thank you, Congresswoman Nograles. So we see, ito na po yung sinasabi ng Matrix na parallel operation. We have here two owners of yung supposedly, yung land-owning corporation, which will eventually lend to the POGO, of which they are still actually a part of. Yung si Mr. Duan Ren Wu, if I remember, is ninong po ni Ms. Ong. Is that correct, Ms. Ong? Yes po, Mr. Chair. And admittedly, si Mr. Duan Ren Wu, kila rin po ni Ms. Guo. Is that correct, Ms. Guo? Your Honor, nakilala ko po siya through Cassie Lee. Through Cassie, allegedly. Through, you met Cassie through the boyfriend na hindi niya nga mabanggit kung anong school or anong birthday. But admittedly, you know si Mr. Duan Ren Wu, who you were seen together abroad when you escaped the Philippines. Is that correct, Mr. Chair? Mr. Chair, na-met ko po siya nung sinama po ni Cassie sa amin. Oh, pero kasama po ninyo abroad? Indonesia po ba yun or Malaysia? Hindi po kasama. Na-met ko lang po siya dahil sinama po ni Cassie. Dahil doon. And Mr. Duan Ren Wu and Mr. Zhang Chen naman, paano mo po kilala, Ms. Guo? Siya po yung nag-arrange ng hotel niyo, di ba? Your Honor, hindi ko po kilala si Zhang Jie. Hindi niyo po kilala. Pero in-arrange lang po yung hotel niyo. Hindi po siya nag-arrange ng hotel namin. Hindi ko po siya kilala. Hindi niyo po kilala. Okay, we'll come back to that. So, si Mr. Duan Ren Wu and si Xiang Che, na president of LS99, dito po natin nakikita in parallel po yung nangyayari sa kanila. And why I find it hard to believe, for example, yun, yung kwento ni Ms. Ong na kilala niya si Ms. Guo through the boyfriend, di naman lang masubstantiate. And kay Ms. Guo naman, although this might be hearsay for the committee, pero ako po personally, I hope you understand, di po naniniwala sa story na kayo po ay sa Tarlac from 0 to 38. Actually, Mr. Chair, can we ask the committee if na-ready po yung photo? It was already shown before, pero yung class photo po ni Ms. Guo. Secretariat? Ms. Guo, while waiting for that po, you say you were born in 1986. Tama po ba? Yes po, Your Honor. That puts you at how old are you now po? 38. And the time, naalala niyo po yung picture po, no, na na-present last time. But you claim na di niyo po yun... You invoked your right. Yung picture, class picture niyo po. I invoke my right. You invoked your right. Pwede mo naman sabihin na hindi ikaw yun, di ba?
Your Honor, I hope you understand. Sa sobrang dami na pong kaso na nasampahan po ngayon sa court, kaya anything po na isasagot ko po dito sa inyo might use against me po. Opo. Well, I think that's why I have a tendency not to believe you po. Kasi kung talagang hindi ikaw yan, I think you would have said that's not you. But instead, you invoked your right to self-incrimination. And why do I not believe that? I can identify two of the people behind you. Magkabatch po tayo, Ms. Guo. I know what year this was taken. And they have a description of you. Nung pumasok ka po sa Grace, napaka-thick po ng accent ninyo. Mandarin lang ang kaya yung salita. But you were very friendly and you were very makulit. And that's why they had a hard time to forget you, even though hanggang grade 3 ka lang daw po dun. Now I know, like I said, that's hearsay as far as the committee is concerned. Kasi hindi naman nandito yung may personal knowledge dun. But when I was talking to them with personal knowledge, na-convince naman po ako. And they've identified you. In fact, if you were 38 and this picture was 2001, you would have been 13? 14 po ba? Eh, kasing age mo naman yung mga 19... These people were born 91, 92. Ka-size mo naman po. I don't think you're that much older than them. And that's why I really don't think... I don't buy that story that you were born in 1986. And I don't buy the story that this is not you. In fact, they called you Ping. Ping po yung nickname niyo dito. But anyway, that's just to prove the point po, no? But what does that say about the testimony here before us? Thank you, ComSec, for the page. We have a Latin maxim po, no? Falsus in uno, falsus in omnibus. When you're false in one thing, it's false in everything. So this puts into light every statement that you have made. Of course, aside from the statements made regarding the right against self-incrimination. But if we're talking po about everything she said, that she was in Tarlac for 30 years, that all of her life, or the fact po that she was not the person in the Bamban Resolution, this is going to be your testimony versus documentary evidence. Yung Bamban Resolution 185 series of 2020, citing you as the applicant for Hongsheng Gaming, ano po yung sagot mo doon? You said you have no recollection at all kung paano na nasama yung pangalan po ninyo. Tama po ba yan, Mr. Chair? Mr. Chair, all related Hongsheng, Baofu, I invoke my right against self-incrimination po. Okay. And this proves it even more. Yung, if you can't relate to us how you're related to the Reso, then I guess the document stands po na may kinalaman po kayo sa Hongsheng. Another thing po, you claim na walang Filipinos involved sa escape. How do we know that we can take that for granted? Kasi, yun nga, as far as we're concerned, false in one, false in all. And then, of course, the allegations that $3.2 billion was transferred to Hongsheng through the partners mentioned earlier. And it's parallel also because I remember, if I'm not mistaken, Chair Dan Fernandez mentioned there was also a similar transfer going on between Mr. Duan Ren Wu and Ms. Cassandra Ong. So we see nga po na talagang I think may basis yung matrix, talagang parallel yung operations. And I think that's as much as we can get from them. Baofu and Hongsheng versus Lucky South 99 and Worldwind are two sides of the same coin. They're parallel operations held by a consistent list of characters. And now that the Quadcom is digging deeper, we're now moving up the ladder. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.